Napapalapit ako sa inyo, kaya namur na pag-uusap natin at saka pag-aaral natin, namur din na maintindihan natin ang salita ng Diyos na ukol sa banal na Quran at sa banal na kasulatan o sa Biblia. Ito po yung unang tanong ko po. Ayon po sa Quran, ang Holy Trinity ba ay ito'y formula o galing Katoliko o galing Pagano, kaya ito ba'y mali na dapat nating hindi paniwalaan? No? Masyala, napakagandang tanong ni kapatid. Bago tayo dadako sa tanong, siya daw ay napapamahal sa atin. Inshallah ay tuluyan niya ng mahalin tayo at yakapin niya ang Islam, inshallah. So, andito ang ating ustal para sagutin ang tanong ni kapatid dahil ang tanong ni kapatid ay tungkol sa Trinity. Kung ang Trinity daw ba ay formula doon sa Biblia at formula doon sa Biblia at paniwala ng mga pagano, kung ito daw ay mali, ano yun? Kung mali? Kung ito daw ay mali, hindi ba daw dapat paniwalaan? Sana yung naging klaro. Bismillahirrahmanirrahim. Una, kung ang Trinity ay turo ng Diyos o nagbula sa mga propeta at sugo, ang tanong, bakit hindi nasulat sa Biblia? Diba? Una yan eh, simple eh. Simple word, Trinity. Dapat, nandoon yun sa Biblia, nasulat. E walang Trinity sa Biblia. Ang pinakamalapit dyan sa Biblia, 1 John chapter 5, verse 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Yan ang pinakamalapit ng formula sa Trinity. Pero sad to say, na lahat ng mga modern scholars of the Bible, lahat, hindi lang isa, dalawa, at lahat, ay binura yan. Nawala dito. Dito, Good News Bible. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Wala dito. The Bible Community. Wala rin dito. The American Bible, wala rin dito, binura. Sinasabi lang dito, there are three witnesses. Ang napalit, there are three witnesses. Three witnesses. Witnesses what? Here ang for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one, ayon sa mga scholars, these are corruption and addition of the Bible. Na hindi mababasa sa most ancient authorities. Now, ang problema sa mga Kristiyano, sa Badista, mga Protestante, or Mormons, Methodists, ang problema nila, so madaling sabi, they are offshoot of the Romanism, yung Romanism or Catholicism, offshoot. Lumabas sila doon. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventists? 1844. Kailan ba nagsimula ang mga Iglesia ni Cristo? Kailan ba nagsimula ang Baptist? Lahat sila ay galing or kumukuha sila ng mga doktrina mula sa Roman Catholic. Sa Roman Catholic, ganito. Hindi ka maging Roman Catholic basta hindi mo ito alam. Sinasabi, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, was conceived by the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, crucified, died. Ito ay gawa ng mga Romanong pagano na ang leader nila ay si Constantine the Great. Ito ay, tingnan mo ang Trinity sa mga dictionary. Ito, kung mayroong kang cellphone, nga mayroong internet, i-type mo sa Google, ni Sheikh Google, Mr. Google, Trinity. Kung bayo kang Yahoo, search sa Yahoo, Trinity. Saan nagmula? May Trinity ang Egypt, may Trinity ang Greek, may Trinity ang Roma, may Trinity ang mga Indian, yung mga Hindus, may Trinity din sila. Okay? Doon may Trinity.
bakit hindi ito sinasabi kung ang Trinity ay talaga ituro? Bakit isang kataga, one word from the Bible, wala kang mabasa na Trinity? So sa madaling sabi, brother, ang salitang Trinity ay ito'y gawa-gawa lamang ng tao na ito ay kalapastangan, na ito ay guni-guni without any proof, real proof, na si Jesucristo ay a part of God in the Bible. His Spirit is a God Spirit, God Son, God Father. Yan ang ibig sabihin ng Trinity. Wala kang mabasa God Son, God Father, God the Spirit. Wala kang mabasa. Ito'y gawa-gawa ng mga sabadista. Ha? Ito'y walang proyba sa Biblia. Ito'y guni-guni ng mula ng mga pagano, absorbed by the Seventh-day Adventist also.